Oogs! Napakasarap naman ng Sans Rival Cake natin. Gusto nyo bang malaman ang recipe? Siyempre, tapusin nyo hanggang dulo mga Lodi Cakes, yan. Ito yung Sans Rival na pinagsamang crunchy and chewy para maging kakaiba naman yung atake ng Sans Rival natin, di ba? And mag-start na nga tayo at yung mga ingredients natin. 9 large egg whites. Pwede nyo rin timbangin, 333 grams. 1 cup ground cashew. Ako na yung nagdurog niyan mga Lodi Cakes using rolling pin. 2/3 cup washed sugar. Yes, washed sugar yung gusto kong gamitin talaga. And 1 teaspoon COT. And chopped cashew para mamaya sa ating final coating. And 500 grams whipped buttercream. Yeah, malakas. And syempre, isalang na natin sa ating Hanabishi stand mixer yung ating egg whites. And then nakita niyo naman yung ating sugar. And dinivide na natin siya into 3. Para mas maganda yung maging effect nung ating meringue or merengue. And then kapag nakikita nyo after mga 1 minute, ilagay natin yung another batch nung washed sugar natin. Yes, bakit nga ba washed sugar yung ginagamit ko? Dahil ang washed sugar is may component siya na mas makakapagbigay ng moisture dun sa ating cake base. At kung napansin nyo, pinihit ko na ang ating oven para makapag preheat na tayo. At tapos na nga ang ating merengue. Ilagay na natin siya sa isang malaking bowl para hindi tayo mahirapang mag-folding. Yes, folding po tulad ng ginagawa natin sa chiffon cake. At ilagay na natin ang ating 1 cup ground cashew nuts yan. Tapos i-fold lang natin ng mabilis. Siyempre kailangan mabilisan lang dahil alam nyo naman ang ating merengue ay mabilis mag-iba ang texture. At nakikita nyo sa background natin, no? Naiinip na yata si whipped it buttercream natin. Gusto niya na raw i-cover doon sa ating Sans Rival cake. And then dinivide ko to sa tatlong pan. Yung isa mas malaki, 10x14, and then dalawang 8x12. Pwede niyo naman gawin to sa round. Pwede kayo makagawa ng dalawang 6x3 size ng Sans Rival cake kapag ka-round yung ginamit nyo. And much better nga pala kung yung pan na gagamitin natin is yung flat na pan. Ginagamit siya sa mga pandesal. And soon bibili na rin tayo nun. And syempre habang nakasalang ang ating Sans Rival cake base or yung merengue natin, ginawa na agad natin tong ating super smooth na whipped it buttercream. Syempre napakasarap, napaka-stable. Kaya kahit gamitin natin sa customized cake is okay na okay talaga. Kahit ibiyahe, kita nyo naman napakaganda ng texture. Talagang sobrang smooth niya, walang halong biro. Kitang-kita niyo naman sa video, 'di ba? Yung procedure ng ating buttercream whip it, same lang siya dun sa whip it na whipping cream natin. Ayun. After natin ma-cool down yung mga cake base natin or yung merengue na gagamitin natin, ayan. Ay pwede natin siyang icingan, lagyan ng frosting, filling na buttercream, tapos naglagay lang ako ng konting cashew nuts diyan. Tapos ganun ulit, same procedure. And kung mapapansin nyo, medyo maliit yung second and magiging fourth layer natin dyan. Pero okay lang naman yan, wala namang problema. At dahil nga nahirapan akong tanggalin siya dun sa ating pan, medyo nag-crack at nasira yung ating merengue base. Pero okay lang naman dahil wala namang problema na sa loob naman yan. At i-slice naman natin mamaya. Same procedure lang hanggang makoat natin ng buo. Ito medyo makapal na siya ng konti. Pero wag naman masyadong makapal dito sa ating Sans Rival cake dahil baka naman maumay yung kakain. Kaya dapat sakto-sakto lang. Pero ang kinaganda kasi sa buttercream ng whip it is hindi talaga siya nakakaumay. Napakasarap niya lang. Pwede nga to kahit ipalaman nyo na agad-agad sa mga croissant o kahit sa monay, sa pandesal, pwedeng-pwede siya. And then, syempre, for final touch, lagyan na natin ang paligid niya ng mga cashew nuts. And alam nyo ba kung bakit mahal ang Sans Rival cake? Dahil sa cashew nuts. Pero hindi naman siya ganung kamahal kung tayo ang magbebenta dahil syempre gamit natin ng whip it na napakarami mag-volume. Kapag ginamit nyo siya at ginawa nyo siya, ang dami-dami nyo magagawa. Actually, nakalagay dun sa unang recipe natin is 500 grams yung nagamit natin dito, pero hindi po. Siguro around 350 to 400 grams lang yung nagamit natin. And syempre, na-chill muna natin yan bago natin yan i-cut. Nakagawa tayo dito ng 12 pieces. Ang size is 3x3x2 inches. Ayan. And saktong-sakto naman siya dun sa nabili kong clamshell na napakaganda rin. Napaka-elegant lang nung look niya.
And excited na nga ako magkaroon ng expanded area para syempre araw-araw pwede na sila makabili ng mga ganitong desserts sa atin, di ba? Nang hindi na kailangan magpabook. Gusto ko talaga everyday lagi tayo may available na ganito, lalo na napakadaling hanapin ng mga Whip It. Kahit saan ka pumunta, mayroong Whip It. Sobrang accessible. At yan, kita nyo naman sakto-sakto siya dun sa ating clamshell, di ba? And na-costing ko siya, tapos tinimes 2 ko na lang siya, hindi na siya nag-times 3. Kaya, kaya natin siyang ibenta ng 85 pesos per piece. And dyan, lagyan lang natin ng logo maya-maya para naman mas maging presentable. And soon, promise ko sa inyo, araw-araw na itong available. Actually, naghahanap na talaga tayo ng pwesto na malilipatan para mag-expand tayo. At yan ang ating Whip It Buttercream. Ang kinaganda dito is non-dairy siya, mga Lodi Cakes. Kaya sobrang goods at madaling hugasan ng mga kasangkapan. Walang grease. At ayan na nga ang ating finish outlook ng ating Sans Rival Cake na napakasarap at napakaganda. Thank you mga Lodi Cakes. Ingat kayo palagi, God bless, and bye-bye!